Idol, sa ating sumbong ataksyon, si Lovely Fragata. Ito po yung asawa at si Henry Andres. Ito po yung boyfriend. Hmm. Nais niyang makausap ang kanyang asawa para makipaghiwalay sa kanya ng maayos dahil sa may bago na nga daw po siyang mahal. Ito naman tayo. Hiwalayan na naman. Idol, yes. Uh-huh. Parang dumarami ng dumarami itong mga mag-aasawa na nagkakahiwalayan. Samantalang kami dito, gusto namin sila yung dapat magkabalikan. Ah, ito yung bagong boyfriend. Yes po. Ni ma'am. Ma'am Lovely, kasal ho kayo ni Sir Roberto. Apo. At itong boyfriend mong bago. Apo. Sir, ako po'y humahanga ako sa inyong katapangan. Ang tapang nyo, sir. Talaga, sir. Ang tapang ng apog nyo, sir. Pupunta kayo rito, harap po National TV, para ideklara na kayo po ang bagong boyfriend nitong si Ma'am Lovely na may asawa. Okay po sa inyo? Saan ka humiram ng tapang, sir? O i-share mo sa akin yung katapangan mo, sir. Anyway, sir, mukhang decided na ata si Ma'am Lovely na iwan si Mr. Fragata. Baka may dahilan naman siguro. Ano pong dahilan ba't iniwan mo si Sir Roberto kapalit ni Sir Henry? Matagal na po, sir, na hiwalay po kami. Mag-8 years na po. Pero hindi pa rin anal. Hindi pa po. Alam mo ba, ma'am, na dahil dyan, pwede kang makasuhan, makulong, kayong dalawa magpusasan. Opo. Hanggat hindi ka anal, hindi kayo pwede magsama. Opo. Maliban na lang kung si Sir ay meron na rin kinakasama. Wala po. Yun lang. Kasi kung meron ng kinakasama din si Sir, may kasabihan kasi sa korte, kapag halimbawa nagdemanda si Sir, meron siyang kinakasama, he who comes to the court must have clean hands. Clean ang kanyang kamay dahil wala pa pala siyang kinakasama. Anong dahil naman ba't kinakihulay? Financial pa problem po. Financial? Opo. Nanghihingi po ako noon. Tapos sabi niya, maghanap daw po ako ng lalaki ko na magbibigay ng pangangailangan. Doon po, parang yung buhay ko po noon, pinariwara ko na po. Siya mismo ang nagtulak sa iyo na maghanap ng lalaki na makakapagbigay nung perang gusto mo. Opo. Yung sa requirements mo. Baka naman napakataas po ng requirements po ninyo. Hindi po. Hindi magkano po yung perang ina-expect niyo po sa inyo, mister? Wala po akong hinahanap sa kanya noon na malaki kasi noon po nung nasa Laguna kami, kumakayod po ako, naglalabada, nagkikertiker ng bahay. Wala po siyang binibigyan ng suporta? Meron po, pero hindi po sapat po. Magkano po yung hindi sapat? Noon po dati po nagpapadyak lang po siya. Mga 120, ganun, 100 o 80 pesos, ganun po. Kasi mahina po ang padyak noon po. Kada araw? Opo. Hindi niyo po nagustuhan yung ganung halaga na binibigay sa iyo, nakukulangan po kayo. Kaya, ito naman si lalaki, yan na ang kaya ko eh. Kung gusto mo na mas malaki dyan, maghanap ka ng ibang lalaki. Parang ganun po yung nangyari. Tama? Hindi po. Parang sabi ko sa kanya po noon na kailangan ko ng mga ganito para sa mga bata po. Kasi hindi ako makahanap buhay noon kasi may anak po ako noon na may hydrocephalus. Tapos po noon, sabi niya, maghanap ka ng lalaking magbibigay ng pangangailangan mo. Sige, ma'am, para maging klaro lang, ano, apa? Hindi sa kinakampihan ko to si Mr. Fragata, mababaw po yung dahilan ng paghiwalay ninyo, kung tutuusin, pera. Oo nga, isa sa mga dahilan ng paghiwalay ng mga mag-aasawa ay yung pera talaga. However, sa kaso po ninyo, hindi lang ma-meet ni sir yung requirements ninyo. Sana, ma'am, kayo ang nag-adjust. Sorry, pangaralan lang kita, ma'am, kung tama itong pagkakaintindi ko, dipadyak yung trabaho ni sir. At ikaw na mismo nagsabi, maliit lang kasing kinikita ng dipadyak at that time. Apo. So, bakit ka mag-expect ng anything more than that? Dahil kapag mag-expect ka ng anything more than that, doon sa 120 na kinikita niya, eh dyan matututo mang hold up to o magbenta ng droga. Totoo, ma'am. Kasi may requirement si Mrs. Pag uwi ko, dadaktakan ako, kulang tong pera. Nag-aaway kami sa pera. Didiscard yan. Ang 60, masamang discarding gagawin niya. Magbenta ng droga, mang hold up, mang snatch, agaw cellphone, at kung ano-ano pa. Dahil naghihingi ka ng pera na hindi niya kayang ibigay. Sana, dumiscarte ka rin, meaning nagtrabaho ka para dalawa kayo. Pero sige, pakinggan natin si Mr. Fragata. Mr. Fragata, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, andito po si Mrs. Kasama po yung bago niyang boyfriend. Ano po yung inyong reaksyon? Ang gusto po ni Mrs. ay makipaghiwalay na rin na maayos sa inyo kasi hindi ka na niya mahal at meron siyang bagong mahal. Ayos lang sa akin, sir. Okay lang. Dahil yan, nung nasa Pangasinan na yan, maraming asawa yan. Akala siguro ng boyfriend niya, nakachamba na siya. Magtanong-tanong siya sa Pusurubyo. Baka ang asawa ng bayan yan lang, sir. Asawa ng bayan? Ba't nyo nasabi asawa ng bayan, sir? Tatagal-tagal namin na pagkama yan. Pinabayaan niya yung mga anak namin. Nagtatrabaho ko sa loan yun. Ang ginagawa niya, bumuwi sa bahay ng lalaki niya. Yung mga bata nandoon sa bahay namin na nag-iisa. Pati yung may hydrocephalus nung buhay pa. Bata pa. May sakit yung hydrocephalus. Hinapnan ko yun.
walang ilaw, mga bata. Siya naman nagpapakasaya doon sa asawa niya doon, na kinakasama niya dati, na lalaki. Okay. Matmamakon ba yung kanina niya? Oh, sir! Oh, sir. Yung babae yung hindi yan matino, sir. Hindi dapat tinutulugan niya yung mga ganyan na babae. Kala siguro ng isa sa kasama niya, nakikamba na siya. Hindi. Pang ilan lalaki na sa kanya, yan. Sir Henry Andres, paano niyo po nakilala itong si Ma'am Lovely? Sa Saudi, sir. Ah, nag-OFW din kayo, ma'am? Apo, OFW po ako. Tapos OFW din kay Sir Henrik? Yes, sir. Nagkakilala kayo doon? Yes, sir. Okay. Niligawan ka rin, ma'am, o ikaw nangligaw kay ma'am? Ako nangligaw sa kanya, sir. Gano'ng katagal bago ko niya sinagot ka? 3 months, sir. Pero alam mo na may asawa siya noon? Opo, sir. Pero yung sabi sa akin, sir, hiwalay sila sa asawa niya, sir. Alam mo na ba na asawa ng bayan daw ito, sabi ni Mister? Hindi ko po alam, sir. At hindi ka raw jackpot dito dahil maraming asawa to. Pero sa akin, sir, masakit yun, sir. Kasi hindi ko naman alam nakawan, sir. Nasasaktan ka para sa kanya o nasasaktan ka dahil ito pala ang nakuha mong babae na marami palang asawa at hindi sinabi sa akin? O nasasaktan ka dahil yung salita ni Sir Roberto Fragata hindi maganda para dito sa girlfriend mo? Nasasaktan ako kasi, sir, hindi ko alam na ganun pala siya, sir. Ngayon na alam mo na pala, so ano pong reaksyon niyo? Hindi ko, sir, kung anong desisyon niya, sir. Hindi, ikaw. Anong desisyon mo? Ikaw ang lalaki, ikaw ang nagdadala dapat sa relasyon. Sir Roberto, mga ilan po ang naging boyfriend ni Madam? Ay, tanungin niyo na lang, sir, baka pang-walo yan. Pang-walo? Hindi ko talaga mabigyan na. Totoo lang talaga, sir, yan, totoo lang. Kahit magtanong-tanong siya sa Puso Rubio. Sa lahat ng bayan, sa lahat ng barangay sa Puso Rubio, hanggang Sampapyan, Pangasinan yan, mayroon na. Teka muna! Ibig sabihin, bawat barangay may asawa si Madam. Yan, pati kapitan yan, kagawad. Grabe naman, sir. Huwag naman ganon. Pati polis, sir. Sabi niya, kumpare niya polis, pero siya, tinitira rin siya. Ma'am, ilan na po yung naging karelasyon po ninyo? Sa totoo lang po, ang naging karelasyon ko, 2 lang po. Pero sa Facebook po, sa mga marami po, inamin ko po sa okay. Kanya yun. Mga ilan po, yung sa kasama ng Facebook lahat, yung nakarelasyon nyo, maski na po Facebook, mga tansya nyo lang po, more or less? Mga 6 po. 6, hindi 8? Medyo yung, na sobra yung nata. Yung totoo pong naging boyfriend ko, 2 lang po, pero sa Facebook, saka 8. Ah, so alo, lahat pati yung opo. Karelasyon nung maski sa Facebook? Nung nag-abroad po ako, yun po. Yung so sa, meron pong tanod, chairman, ay, police? Ay, wala po. Wala pong tanod, walang police. Dagdag lang ito si Mr. Fragata. Wala po. Sir, ano pong reaksyon na yung sasabi ni Mr. Fragata? Kasi sir, linihim na lahat sa akin, sir. Eh, hindi ko naman alam na kasal sila sa asawa niya, sir. Ang sabi sa akin, hiwalay sila, sir. Hindi kasal? At hindi mo alam na marami siyang naging asawa, ganun, yes, karelasyon. Sir. Ngayon po na alam niyo na, ano pong plano po ninyo, sir? Okay. Naiyak si sir? Ba't ka naiyak, Mr. Andres? Mr. Fragata, sir. Naiyak po si Mr. Andres doon po sa nasabi ninyo. Hey. Yan, mga kalokohan nila yan. Kahit alam na niya na may anak at may pamilya yan, pinatulan pa rin niya. Ang gusto siguro niya, makuha niya yan. Isa kanya na. Magyan, ginagawa nila, yung gugulo sila ng pamilya. Nananahimik kami dito. Nagpapakahirap ako rito para mapaharal ko lang yung dalawa. Yung anak ko sa Puso Rubio, tumawag sa akin kanina. Humihingi na naman ng pera. Ako, wala talaga may bibigay muna. Mag-aanak buhay pa ako bago ko siya mabagyan. Pero siya, nandyan siya sa asawa niya yan. Kawawa yung mga anak niya na doon na may anak pa na maliit. Imbis na siyang mag-alaga dyan sa mga yan. Inaalagaan niya yung p***ong yan. Dyan siya magpakasaya. Oo. Sa kanya na yan. Sa'yo na yan pare. Jackpot ka dyan. Uwi ko lang po last month. Galing po ng Oman. Ngayon, ang usapan namin ng mga anak ko, wala po kasi akong perang inuwi. Ang pera ko lang po na inuwi, yung hadiya ko lang po nung 8-8 po. Sige, ma'am, gano'ng kayo katagal sa Oman? 2 years mo nung... Ilan po, 2 years? Opo. Wala kayo naipon? Wala po, kasi monthly po, nagpapadala po ako. Saan po? Kanina. Sa kanila po, tapos sa Pangasinan, monthly din. Kaya yung sahod ko po na 150, nadidivide po yun ng 3. Sa budget ko po, pang load. Tapos sa mga gamit na pangangailangan ko. Tapos
nagpapadala din ako sa kanila monthly. Ah, so hindi po kayo nagkulang sa pagpapadala? Opo. Ngayon lang po, na pag-uwi ko, walang wala po kasi talaga ako. Kasi nung December po, umuwi din po ako kasi namatay po yung anak ko na yung may hydrocephalus po. Yes, ma'am. Kaya ma'am, yan ang sinasabi ko sa lahat ng mga OFW na huwag niyo pong ipinapadala ang lahat ng sweldo niyo dito sa Pilipinas. Dapat meron talaga kayong sinisave para pag uwi ninyo, sakali man nagkagulo-gulo o may nangyaring hindi ka nais-nais na si Mr. ay meron ng iba o si Mrs. ay meron ng iba, then hindi ka bokya. Now, mabalik tayo sa pinaka-dahilan ko na bakit napunta si Madam. Gusto mo na maayos na hiwalayan. Opo. But sasabihin ko po sa inyo, ma'am, walang maayos na hiwalayan na maitatawag maliban sa annulment. Kung ang ibig mong sabihin, yung hiwalayan na hindi kanya pwedeng balikan magpakailanman. Kasi pwede magpirmahan sa MSWD o sa barangay na pagdating sa child custody, suporta, hanggang doon lang ang saklaw ng barangay at ng MSWD. Opo. Pero doon sa inyong kasal, korte po dapat yan. Usapin natin ngayon si Mr. Fragata. Mr. Fragata, pumapayag ka na na itong si Mrs. Fragata ay sasama na kay Mr. Andres at hindi ka na magdidemanda sa kanilang dalawa? Kanya na yan, sir. Eh, jackpot naman siya dyan eh. Okay. Eh, huwag niya lang yung pakikialaman yung mga anak namin. Yung mga bata? Tulungan niya kung gusto niyang tulungan yung mga anak namin. Apay, nagkurang ak ngagitad kanya. Ilan taong mga anak niya, sir? Nagkurang ka. Ganito na lang po. Kung ang pag-uusapan po tungkol sa bata, pwede ho kayo magpirmahan. Kung kanino po mapupunta ang bata sa visitation rights, pwede ho yun. Gusto mo yung ganun, samahan namin kayo? At yung sa mga gamit? Wala naman po akong gamit, sir. Wala po akong bahay, wala po akong ari-arian. Hindi naman po ako nagkulang na monthly na nagbibigay sa kanila ng pangbayad ng bahay, tubig, ilaw. Wala ka nga binigay sa akin eh. Eh, yun nga, hindi nyo maintindihan. Umuwi nga ako na wala akong pira. Sabi ko, itong buwan na to. Pinasok mo na doon sa asawa mo. Sakit-sakit pumupunta sa Pangasinan. Tahikot-ikot kayo. Grabe. Para kayong mayaman. Para kayong dalaga na nag-ahanin mo. May asawa ka na. Kurinom na yan, walang yan. Di marunong maghanap ng walang asawa, walang pamilya. Siguro di marunong magpan yan. Manligaw ng walang asawa. Kaya gusto niya yung mga second hand. Ano po? Gusto niya mga? Second hand, sir. Ah, second hand? Yung used. Ano yung coach? Pinagtawaan na. Sandali lang, sir. Nagpapatawa ka ba, sir? Bakit mo hinahalin tulad sa kotse? Itong second hand. Yung pinagtawaan lang naman sa kotse, sir. Pag pinagtawaan na hindi po hipuhan, kaya parang manok. Hipo-hipuhan mo. Pag nagtawa ka na, takto mo. Mamatay ka na lang kung gusto niya. Ganun, sir. Itong si Sir Henry kanina pa naiyak. Sir, ba't iyak kayo naiyak, sir? Kayo ba'y naiyak dahil hindi kayo naka-jackpot? Di, sir, kasi di ko naman kasi alam, sir, na ganito pala na hindi pa sila hiwalay, sir, na... Okay. Kasi, sir, masakit naman sa damdamin, sir, na umasa lang tao na... Kasi tinatanong ko sa sir kung talagang hindi sila kasal, sir. Kasal po sila. Ano pong desisyon niyo, sir? Pag-isipan ko na lang, sir. Pag-isipan niyo po. Okay. Kasi po, sir, nagsinungaling po ako noong una sa kanya kasi siya po yung nakapagpabago sa akin. Nung niligawan po niya ako, sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, sasagutin kita pero huwag kang umasa na mamahalin kita kasi dadagdag lang kita sa collection ko, sabi ko sa kanya. Ah, sinabi niyo? Kasi bata ka pa, sabi ko po sa kanya. Sabi niya, sige, gawin mo, pero seryoso po ako, sabi niya, ganun. Ah, so inamin mo sa kanya na idadagdag mo siya sa inyong collection? Opo. Kumbaga trophy. Opo, yung paglalaruan lang po. Tapos no, paglaruan mo lang siya? Opo. Oo, tapos at naging honest ka pala. Opo. Tapos sabi ko sa kanya, kung ayaw mo pa rin maniwala, i-open mo yung Facebook account ko. Sige, bigay mo password. Tinignan niya po na marami po talaga akong mga kachat na mga boyfriend. Oo, sandali lang. Mr. Henry, huwag ka nga mag-inarte dyan. Sinabi pala sa'yo ni ma'am na gagawin ka lang niyang koleksyon. Isasama ka niya sa mga koleksyon niya, sa mga trophy niya. Tapos ngayon, iyak-iyak ka. Yun lang ang nalaman ko, sir. Ang tinatanong ko, sir, noon sa kanya, kung hindi sila kasal, sir. Hindi, sir. Regardless kung kasal o hindi, the fact na sinabihan ka na pala ni madam, you've been warned. Eh, ginusto mo pa rin siya. So, huwag mo sisihin si ma'am ngayon. Hindi pwede. Parang sisihin po siya, iyak-iyak ka pa dyan. Tapos yung nakita na niya po yung Facebook namin, isa na lang po yung ginagamit namin sa Messenger at sa Facebook po. Tapos lahat po ng mga ano, sabi niya sa akin, kung mamalin mo ako, magbago ka, ibablock ko lahat. Dahil po sa kanya, nagbago kayo. Opo, maluwag po ang uman, hindi ka po pwede kang gumawa ng katarantaduhan. At least,
hindi ka nagsinungaling sa kanya. Opo. Sinabi mo yung totoo. Opo. Kung gugustuhin ka niya o hindi. Opo. Pero sa kabila nung gusto ka pa rin niya, wala kang karapatan ngayon, Sir Henry, na mag-inarte na hindi ko alam. Ano mo sabi ng mga netizen? Collection, my God, parang ang gandang-ganda naman ni Ate Girl. Iwan mo na. Lara Garcilian, oh my God, ang ganda ni Ate. Word of the day, collection. Collectors item to si... Alam mo yung collector's item? Yung bang pwede i-collection? Anyway, seryoso na lang. Pag-ayusin ko na lang po kayo sa barangay, madam, at doon magpirmahan na lang tungkol doon sa child custody. Anong desisyon nyo sa mga anak nyo? Ilan bang anak nyo, madam? Apat. Namatay po yung isa. Yung may hydrocephalus po. Yung, minor yung, ba yung tatlo? Yung isa po, may asawa na po. Aso, na rin. Wala na. Dalawa na lang po. Isang, yung minor? Opo. Ilan taon po yung dalawa? 15 po at saka 13. Ay, pagpipiliin po mga yun? Opo. So sa tingin niyo po, pipiliin ba kayo? Nagdadalawang isip po yung mga bata kasi kachat ko po sila. Ayaw po, pagkukunin ko po sila, ang sabi nila, sinong mag-aalaga sa amin yan, i-alis ka din mama. Dito na lang po kami. Tapos okay. Ayaw po namin masira yung pag-aaral namin. Saka so, dati po, sinasabihan ko sila na kasi ayaw nila sa papa nila. Bakit? Iniwan din po kami noon kasi. Eh, may kasalanan ka rin pala si Roberto nang iwan ka pala ng panahon. Tapos nung maliliit po yung mga bata, nasa Laguna po siya nang tatrabaho, nasa Pangasinan po kami. Tatawagan ko po siya na uuwi ka kasi may sakit yung mga bata, sasabihin niya. Kung mamatay, di ihukay mo. Okay, sige. May kasalanan din si Sir kahit papaano. Hindi po ako naging masaya sa kanya. Wala pong kasayahan nung nagsama kami. Puro po hirap. Okay. Ang gusto po ni ma'am, sige ma'am, pagbibigyan na lang kita. Pero ito ma'am, itong pipirmahan ninyo na wala nang pakialamanan, formality lamang po ito, wala po itong visa. At any moment, nagbagong isip ni Sir, bali wala. Pero formality lang, para meron kang paghawakan ng papel, I don't know, for whatever purpose it may serve you, na nagsasabing, hindi ka nang pakikialaman ni Sir sa kung ano may gagawin mo. Sir Roberto, nasaan ka ba ngayon? Dito po sa Laguna, Sir. Sige, pupunta po kami dyan sa Laguna. Mag-usap kayo ni Mrs. at kakausapin ni Mrs. yung mga anak nyo. Ang una nyong gawin is kausapin yung inyong mga anak. Kailan po kayong huling nag-usap ng inyong mga anak? Cellphone lang po. Hindi pa kayo nakita yung face-to-face in person? Hindi pa po. Kasi ang plano ko sa anak ko, sa birthday niya itong 27 po. Okay. Kailan po yung last na face-to-face yung pagkikipag-usap sa inyong mga anak in person? Noong December po, nung namatay po yung anak ko. Last year? Opo. So, magkikita kayo ng dalawa niyong anak after 7 months? Opo. Ano po yung inyong saloobin doon po sa mga nabitiwang salita ni Sir? Una, yung sinabing niya po sa inyo, kayo po ay asawa ng bayan. Masakit po kasi hindi po ako ganun. Okay. Kahit magtanong po kayo sa Laguna kung sino po ako, kung ano po ako, ang buhay ko doon. Malalaman po yun ng mga tao na hindi po ako ganun. Okay. Sa amin po, hindi po ako ganun. Opo. Nung nagkahiwalay po kami, upo ng lalaki po ako, pero hindi po ako sa bayan. Dahil siya, siya din po nagtulak sa akin na gumawa ng masama. Sa loob po ng 10 taon, kahit birthday ko, hindi niya alam. Kahit isang gamit, kahit na panty, hindi po niya ako narigaluhan. Hindi po ako naghangad ng kahit ano nung nagsama po kami ng 10 taon. Naghahanap buhay po ako. Naglalabada na mamlan siya, nagkikirtikin ng bahay, pumapasok po doon kay engineer dati. So kulang po siya ng pagpapakita ng concern sa inyo, yung po yung opo. Isa sa mga dahilan. Hindi ho ba dahil hindi nami-meet yung inyong requirement na kailangan mataas ang sweldo mo kaysa sa 120 para mabili yung mga gustong bilhin? Hindi po ako nag-ano sa kanya. Talagang nagsariling sikap po ako para po maibili ko yung mga pangangailangan ng anak ko. Hindi ko po nililihim sa kanila yung relasyon namin. Okay. Naging open po ako sa mga anak ko. Nak, gusto ko si Tito Henry nyo kasi naging masaya na yung buhay ko. Okay. Hindi na ako gumagawa ng masama na pagbago niya ako. Tapos sabi nila, okay lang ma, kung saan ka masaya, doon din kami. Ah, sinabi ng mga anak niya? Opo. Hello sir, meron naman palang basbas mula sa inyong mga anak. Itong pagsasama ni Mrs. kay Sir Henry. Kahit po tumanggi naman yung mga bata, wala po silang magagawa. Manahimik na lang sila. Hindi po nanahimik yung mga bata. Yung mga bata po ay nagbigay ng basbas. Eh, iwan ko lang sir. Wala naman kinasabi-sabi yung mga bata. Kaya tanong ko naman. Sir, pwede ko bang makausap yan si Lover Boy? Pare. Hello, pre. Bagin lang ito lang, pare. Jackpot ka ta, pare. Nalain ka ta. Nagbasbas. Ay, sir, foul, sir. Below the bell, sir. Wag, sir. Sabi niya kanina na asawa ako ng bayan. Bastos ka. Hindi ako ganun. Bago. Nagpakahirap ako. Tado. Asawa ng bayan, hindi po malaswa yun. Especially the fact na ikaw mismo nagsabi sa kanya dito kay sir
na gagawin kitang koleksyon ng aking mga kalalakihan. So, yun na rin po ang meaning noon, ma'am, yung asawa ng bayan, at ito gagawin mong koleksyon. Kahit na i-demanda po siya ng libel, ma'am, hindi lulusot sa korte yun dahil mismo na galing sa inyo na may pag-amin na rin na parang ganun na rin nga po ang tingin nyo sa inyong sarili. Opo. So, sir, wag na ho kayo magbitaw ng mga malalaswang salita. Bigyan kita ng pagkakataon ulit mag-uusap kay Sir Andres. Yeah, ayun na lang sa akong pag-alam dyan. Kung saan kayo masaya, huwag nyo lang akong guguluhin dito na nanahimik ito rito. Kayo pa ang may ganang pumunta dyan, ang kakapal ng mukha nyo. Kaya nga ako pumunta dito para gusto ko nang maayos na hiwalayan. Nang walang nagsama ng loob dahil doon ako nag... Dahil sa kanya, nagbago ako. Pwede. Dahil dyan ginawa nyo, maraming nakarinig. Kakahiya kayo. Wala kayong utak. Mga utak nyo nasa baba. Buti sana kung dalagap, pinata kayo. Alam nyo lang, pang sarili nyo lang iniisip nyo. Kung ayaw nyo mangbuhay ng isang pamilya, magsama kayo dalawa dahil hindi ka naman na mga nganak. Magtaya kayo sa mundo na mag-isa. Ayos lang sa akin yun. Hindi ko kinakampiyan tong si Mrs. Ano? Siguro ito ay wake-up call para po sa inyo at sa lahat ng mga kalalakihan na merong asawa, girlfriend, or living partner. Yung bang dapat binibigyan po ng importansya ang ating mga partner. Ang hinanakit po ni ma'am, sabi niya, sa 10 years na pagsasama ninyo, tuwing birthday niya, nakakalimutan mo, hindi mo siya naregaluhan o nababati man lang. Tama, ganun po ba yun, ma'am? Nakakasamangan ang loob po yun, sir. Para sa kanya, yun daw isang dahilan kung bakit siya nagbagong ugali at naghanap ng ibang lalaki. So in a way, sir, although hindi yun dapat ma-justify yung kanyang panglalaki, sir. Okay? Hindi po reason yon. However, yun po isa pong pagkakamali sa part po ninyo bilang isang asawa na hindi nyo po ginampanan. Pero next time, sir, pag halimbawa nag-annul na kayo at meron ka ng bagong asawa o girlfriend, pag birthday niya, huwag kalimutan. Dahil pari-pariat lang yan, mga yan. Huwag mo naman sa nila lahat, sir. Huwag, sir, pangit yun. Naging woman hater ka dahil dito? Huwag, sir. Sana, sumaya ang buhay niya habang buhay. Yun lang po. Masaya talaga ako dahil ngayon ko lang na naranasan yung totoong kaligayahan sa buhay. Sana nga.